our beloved Boss Mike, Cervera. Kayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Huwag liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay nililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo pokpok kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Kilayay na sarurupo pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit. Kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba walang ang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila ay maniniwala ka. Ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung alam ang tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya rin magdadagdag sa pinupuwat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapos sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagat kahit mataas ang alon. Isama mo ako at kakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera. Sa kanila'y natutunang maayos. Kaya't kailan man di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa Mandako na mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, shoutout sa lahat ng napakaagang nandito ngayon sa comment section na talaga namang hindi nawawala gabi-gabi sa tuwing tayo ay nagla-livestream. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Habang wala pa yung ating panauhing pandangal. Eh, nako, ano na ba nangyari? Mukhang yung sonang naganap kanina ay pati yung mga dilawan, ha, mukhang napabilib. Ano kayo ngayon? Ano? Kita nyo naman eh, napakatikas talaga ng Pangulong Bongbong Marcos magsalita at magpaliwanag eh, no? Oo, ganun talaga yun. Marcos yata yan. Oo, nako eh, sabi ng ninang ko, buhay pa daw si Taneng eh, bahala siya kung kailan siya mawawala. Diba? Bahala siya sa buhay niya. Oo, eh wala na tayong magagawa dyan, hayaan na natin yan, lintek na yan. Oo, eh ano pa nga ba ninang, diba? Eh kung yun yung gusto niya, yun yung trip niya, eh lahat naman ng ginagawa natin sa buhay natin, eh lahat yan, masama, mabuti, merong kaakibat yan na karma. Diba? Alam nyo naman ang karma ngayon, yan ay ano, ha? Digital yan, ha? Digital! Mamaya lang, oo, pakalat-kalat lang yan dyan. Oh. Pagka yan, eh nalanghap ninyo, yun, agkusay-kusay kayo. Ay, nako, ay, shoutout nga pala sa mga kapatid nating nando doon sa Sona. Oo, oh, eh, sa totoo lang, eh, kami yung ano, yung pinapapunta. Eh, sabi naman ng mga kasamita na pagbotohan nga, hayaan na natin sa mga kapatid nating ibang vloggers para naman lahat ay maka-attend ng mga event ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam nyo, tuwan-tuwa ako ha, sa mga ginawa ng mga kapatid nating mga vloggers doon sa Sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? O nandun pa nga si Biyahin ni Koy kahit yung kalabang isang tumakbo ring sa pagkapangulo, eh ngayon, ayun, kung ano-ano rin sinasabi. Napanood nyo ba? Oh, at yun na nga, ay nako, eh, bago ang lahat, shout out muna tayo sa mga kapatid nating nandito. Nangunguna syempre yung ninang ko na walang kasawa-sawa, lagi akong binablock. Lily Tonini, The Cali Times, Nayumi, Lander Bean Season, Mighty Baisa, Yuhuu, Iwasaki Irene, Nayumi, Joel Mapagmahal, uy, Marcos na rin, pinsan namin yan. Thank you naman sa pagdalaw, Boss Joel Mapagmahal. Boss Melba, Baby Conejo, Commander Aguila Boss, aba, thank you naman po. Siyempre, nandiyan na rin si Michelle Mercado, Nes Paustino, at siyempre, nandiyan na rin si Jenea Sumera, at Boy Bravo, Deo Marte, Garrett Malaya, woohoo! At syempre, nandiyan na rin si Mama Mi TV. Oh, di ba? Ang aga. At nandiyan na rin si Chef Puting Duhat. Aba, okay ah. Aga-aga. Boss Sir Norbin Jacinto. At syempre, nandiyan na rin si Loretta Antonio. Ah, very good. Ang aga-aga nyo ah. Ang aga-aga. Nandiyan na rin si Jose Sacramento. Na busy-busy. Oo, busy-busy sa pagpapayaman. Sana all busy sa pagpapayaman. Habang inaantay natin, nasan na ba yon? Saan ka na? Saan ka na? Saan ka na? Akit ka na? Saan ka na? Akit na. Minessage ko na yung ating panauhing pandangan. Pero bago ang lahat, mga boss, bago ang lahat, baka naman ha, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan at hindi pa nakakapag-like and share, mga boss, huwag nyo na ipagdamot. Huwag nyo na ipagdamot, ha? Mukhang nagme-makeup pa yung ating bisitang artista. Uy,
Sikat na sikat ito, ha? Jojo Alihar. Maraming kwento yan at sigurado akong hindi kayo maboboring. Oo. Kasi napakakwela nito. Kung yung iba dyan, sigurado ko kilalang kilala yan. Sabi ng ninang ko, 54,400 ka na. Di ko nga tinitignan. Ikaw lang nakakita, ninang. Feeling ko, mga 400 pa lang ako, 400 subscriber. Hoy, ano na ang kwento? Ba, teka muna, mukhang hindi makakit yung ating bisita. Dali, ituturo ko lang kung paano umakit, bigyan natin ng hagdan. Ano? Abang tayo ay eto, yan. Yan! Sabi ni Commander Aguila, magaling yan sumayaw. Oo, oh, at kumanta yan. Nako, mukhang sinusubaybayan ni Commander Aguila ito, ha? Judy Martinez, hello. Aba, okay. Bago ang lahat, dito muna tayo, bigyan natin ng reaksyon, ha? Ito ngang si Doc Umol na di umano ay, hindi di umano, ito nga ay nahuli sa pagkakabaril at pagkakapatay ng tatlong katao na ngayon ay nakapiit sa mga alagad ng batas. Oo, di ba? Palatastas mo na. Pasok! Tagal naman. Hop! Oh, mali ah. Ito na lang. Yon! Dali. Nasaan ba siya? Ito. Yon! At ipagdasal niyo po sana ako dahil... Hop! Ayan na, ha, mga boss. Ito yung ano ah. Yung Ateneo shooting incident. Si Dr. Chow Umol. Na ngayon ay nakapihit sa kulungan gawa ng kanyang ginawa na pagbaril at pagpatay dito nga sa mga biktima. Nakakalungkot dahil nga ito pala ay noon pa niyang problema ngunit wala di umanong tumutulong o wala man lang sumimpat siya. Nakakalungkot, ano? Napakahirap ng buhay talaga natin dito sa Pilipinas, mga boss. Pagka wala kang koneksyon, pagka wala kang ERAP, ibig sabihin pera, wala. Andali, nandito na! Boss Jojo, pakiayos ng camera, ha? Oo, medyo magulo pa. Oo. Yun, ang pogi! Andali, eto na, ha? Tanggalin muna natin. To. Tanggalin muna natin to, ha? Remove muna. Yon, eto na. Yon, oh. Dali, lakihan natin. Yon! Ayun na. Nandiyan na ba ako? Ang pogi, ha? Naku naman. Andiyan na ba ako? Are we on air? Oo, naka-live na tayo at marami nang bumabati sa'yo. Ay, well, Commander Aguila. magandang buhay sa inyo lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world na nakikinig kay Boss Mike Cervera. Mike, my brother, magandang gabi sa iyo at magandang buhay sa iyo. Sa lahat po ng nanonood, sana kayo wherever you are in a good place, in your good situation, at kayo po ay masagana sa lahat ng blessings ng Panginoon Diyos. Yo! Hi, everyone! diba? Pakis daw, sabi ni Jose Sacramento. Mukhang eto na ba? Sa'yo. Oo. May kagat labi pa sa dulo yan, ha? Oo. Baka madala tayo rito, sabihin ng mga tao. Eto pala, puro kagaguhan lang itong dalawang to. kasi, brother, sabi ko nga kahapon, medyo gusto ko nga mag-iba naman ng content. Kasi okay. Medyo nagsasawa na rin ako
sa mga usapin ng politika, ganyan, ganun. Okay, okay. Naguguluhan yung aking isipan kung alin ba talaga ang dapat paniwalaan, ano. Kaya sabi relax muna natin yung ating isip para lang sa ganun, maiba naman, ano. That's right. Tama naman yun. We cannot be in one place at the same time. That's why ever moving ang buhay. Kailangan tumatakbo, nag-iiba. And you should always stop also sometimes. Kahit busy ka, you should stop and smell the roses. Ika nga. Di ba? Para ma-ano mo lahat ng mga magaganda at masasarap sa buhay. Yan. Alam mo ba? Ano ba ang pinagkakabalahan ng isang Jojo A? Well, ngayon actually, ito, I'm happy to report ang state of my state of my life address ngayon. At si Paolo, pinaka-address ko. medyo alam mo naman tapos na lahat ng mga kaguluhan and everything and meron akong bumalik muna ako sa apart from the negosyo natin before, you know, trading and construction and real estate. Bumabalik na ngayon ako doon sa aking production house. So, may lalabos ako ngayon sa mga nanonood sa atin. Sa'yo, Boss Mike, ang ating mga followers, sana panoorin nyo, tangkilikan nyo yung ating Jojo A. Shopping all the way with Jojo A. This is under Net25. Every day po to, it starts August. No, ang maganda rito, Mike, is ano to? Brother, this is a tawag dito. It is a shopping show. Yung mga online shoppers natin, both here and abroad, kinakausap natin, kinakwentuhan tayo. Tapos at the same time, tinutulungan ko sila doon sa negosyo nila. Ba, ayos. So maganda, maganda, maganda. So it starts next itong August, every day to. Monday to Friday from 12 to 2 in the afternoon. Yun. Anyayahan mo na sila na baka naman pwede silang kumita dyan o meron pa. Ay, oo. Maano talaga dito kasi alam nyo, marami dito, we talk about how they started, how it was for them during the pandemic, especially yung ganung mga struggles, mga challenges ng pagtatayo ng negosyo. Ang dami naming mga naging kaibigan dito, naging guest na former OFW na bukod doon sa sila'y nagtayo ng negosyo, yun din ang pinagtayo nila para sa mga magulang nila, sa mga kapatid nila na nandito. And then there were struggling mga ibang klase na ang ganda ng mga storya nila. Magaan lang to, hindi to yung may iyakan, no? Kwentuhan lang na kung may problema man we talk about it na kumbaga pass it in the past, you do not have to to feel na ikay medyo malungkot kung isipin mo, pero masaya dahil na anuhan niyo na yung struggles ng life you have gotten over it, you have hurdled ayan yung struggles in life, kaya yun, maganda. Shopping all the way with Jojo A. Mataas ko yung di ba? Alam nyo, pag nakita nyo ng personal si Jojo A, kala nyo, mga nasa 35 lang yan. Ganun ba? Dahil yan kay Mike Cervera Salon. Ayan. Ayan, nagpapa-beauty sa aking ano. Tsaka finally, ito. Ayan, sa akin nag-itim na ako ng book courtesy of Mike Cervera Salon. Ha? Kita mo naman, ha? Bumata ako ng 15 years. Hindi lang. ganun ba? So 15 years old na lang ako ngayon. Wala daw ba yung sample na chorus dyan, sabi nung fans mo dito sa baba? May fan ka dito sa baba. Eh? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong gusto mong chorus? Ano daw bang gusto mong chorus, Jocelyn Herrera? Jocelyn, anong gusto mo? Ha? Hindi ko marinig, Jocelyn. Cover ko na! Kung ano, bago tayo, pag na sa usaping politika na kami ni Brother Jojo,
Hindi na tayo Oo, oo. Ano ba maganda? Gusto mo ano, Jocelyn, ang gusto mo kanta? Mga sana tayo na lang, Jocelyn at ako ang magkasama na habang buhay. Ikaw at ako, nasaan ka man, Jocelyn? Huwag na, baka mamaya si Jocelyn, may asawa pala to. Mahirap. Bakit, Jocelyn, huwag ka mag-ala. Hindi kita agawin, hihiramin lang kita. Sabi dito, sabi ni Depender, Boss, may asim pa si Boss Jojo A. Yuhu! Mabuhay ka, Depender! Ha? Karamihan ang nanonood, brother, dito, si mga babae. Ah, really? Okay. Inaantay ka. Oh, hi to everyone. Ay, nako. One of these days, dapat mag-party-party tayo. Magpapa-sponsor natin kay Mike. Kay Boss Mike Cervera. Ah, Mike. Oh, naman. No, but it's nice to have this, ano. Tama yun, pagka one of these days, dapat din talaga nag-get together, eh, di ba? Correct. Eto, nagpapa-shoutout si Delta Queen, birthday neto. Oo, kahapon, Boss Jojo. Oy. Pakibati nga ng magandang happy birthday. Ay, nako. Ito na sa'yo. Delta Queen, magandang happy birthday sa'yo sa isang magandang babaeng katulad mo. Happy birthday, Delta Queen. Ayan. Happy birthday to you. Gusto mo Elvis Presley pa? Happy birthday to you. Ah, ganun pa yun. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang daming mga ano dito, ha? Mga ano, idol ko talaga yan. Di siya nagbabago. Pogi pa rin. Balik ka na daw sa pag-artista. Di ba nga, meron kang mga telenovela. Ay, nako, Mike, eto ha, brother. Pasensya na kayo, eh. Ito eh, hindi sa ano pa man, talagang, ano, I was supposed to be kasama ako dapat sa tatlong project na yung akin tinanggihan. Hindi naman sa hindi ko kailangan ng pera, kaya lang talagang hindi kaya ng schedule. Yung probinsyano, hindi na ako nakasali dyan, wala akong time. Hmm. Yung kay Alden, Richard, at saka kay Bea Alonso, yung startup, first nila, hindi ko na rin natanggap because time constraints, no? And then number three, yung bago, yung Darna ni eh ko mga bago kasi yung mga kasama doon. Hindi ko na rin naoohan simply because nga yung aking shopping all the way with Jojo eh every day hindi ko mabitiwan. So plus sa kapatid network yan who are friends of mine also yun doon na lang ako nag-ano para no pressure din. Nahiya nga ako kay Bea Alonso kasi dapat daw mayroon kaming kissing scene, no? hindi na matutuloy. Talaga? Oo. Nino, ulitin mo nga. Ni Alden. tinanggihan ko dahil na. Ay, thank you naman, oh. Kita mo, meron pang nagbigay ng ano, ng donation. O talaga, uy. Salamat daw, oh. Sa ano, oh, yan, oh. Oh, Jojo, magkape kayo. Salamat. Kulang yan. Oy, thank you, oh. Thank you. Okay, mahal. Baka ano lang, yung coffee dyan sa, alam mo naman na kahit ano, tinatanggap natin. Oo naman. Diba? Siguro pwede din yung astig kape, no? Astig mas kape. Masarap yung astig kape. Oo. Ang kapeng masarap na, ang mainit na kapeng pampainit. Brother, i-ano mo nga, ipaliwanag mo nga yung ano, yung astig kape sa kanila para naman sa ganun eh, ano, magkaroon sila ng idea para makabili sila sa atin. Ay, oo, tama. Yung astig kape po natin, friends, ay yan ang pinakamagandang kape. Yan ang aking personal coffee at saka personal coffee ni Brother Mike, ni Boss Mike, no? Kami ay, ano yan, it's herbal, it is 7-in-1, puro siya, para sa mga lalaki, para sa mga babae muna, kung mga babae, you will lose weight, no? Kasi, ano, yung, tawag dito, yung meron siyang self-heating ingredient ng herbs niya. Ang herbs kasi niyan,
ay Aika rin, no? Aika rin, horny goat with ya, no? Aika rin yung Tongkat Ali at saka Sopalmeto. Now, yung Sopalmeto, isa sa mga maganda dyan is you will lose weight also para sa mga babae. At, yun nga lang, pasensya na kayo, lalaki ng konti yung boobs ninyo. Totoo yan, ha? So, ibig sabihin, pampalaki ng boobs din, ha? Oy, oh, may lindi! Oh, oh, pwede ito sa'yo. Ayun, may lindi. No? So, parang gusto ko makilala si Maylin tuloy, no? Ano ba? Tapos, yung biba ni yung biba na yun ay para sa boobs, ganyan ba 'yon? Kaya Maylin boobs ba 'yan? Ano ba 'yan? De, biro lang Maylin, ha? Biro lang. So 'yon, no? Puro herbs to, po to and ano to? Gourmet cafe. Gourmet gourmet coffee to, napakasarap. Ngayon sa mga lalaki, yun din, papayat kayo, magiging more muscular because it builds up your testosterone. It has because of the tongkat ali nga and the horny goat weed and then yun nga lang ang side effect nito ay yung side effect ay medyo front effect. So yung front effect na yun ililigay naman ng mga misis nyo at yung mga girlfriend nyo. Yon, kita nyo ha. Ibig sabihin ito ano brother, 'di ba? Ang ano ko rito kasi ang lupit din pagka oo, ano, diba? Parang laging ano, newlywed ka diyan. Yan. Ah, nako. Parang gusto mo mag-honeymoon lagi, 'di ba? Yan importante. Importante sa buhay 'yan. Oh, 'di ba? Si Delta Queen ano, brother, mukhang ano, mukhang naisip na kulang yung pangkape natin. Ah, ganun ba? Dinagdagan pa niya ng ano ng $20 yung $10. Kupo naman pala no. Salamat, Delta Queen. Eh, binati mo kasi ng birthday eh. Nako, kita mo naman, di ba? May kanta pa nga yun eh. Happy birth, di ba? Ano. At subukan nyo minsan, mag-ano tayo dyan. Brother, may mga umu-order na. Aba. Mag-order agad. Kaya nga dapat ayusin na natin ulit yun na Mike, brother, di ba? Oo nga eh, oo nga eh. Di ba? Hindi, tatanggalin muna namin sa merkado para mabilis kami makakapag-deliver sa inyo kasi minsan mabagal yung ano natin, delivery. Nasa delivery yan eh. Tinatayo na kami ni Mike ng bagong delivery system. Sabi diba? Ni Anti-Bias Fake News, parang bayagran. Oh, sabi pero iniinom. Oh. Iba ano, ang kapeng mainit na pampainit. Di ba? Oh. Yun! Yun, di ba? Oh. Meron yeah, dito, okay. Brother, sabi niya, sabi ni Michelle O naman, Jojo A, I remember nung grade 3 ako sa Pinas, ikaw cover ng notebook ko. Ba? Talaga? Ayos na. Ah, di ba? Talaga, Michelle, natutuwa naman ako na sana na-inspire. Sana na-inspire ka bang mag-aral. Ito ba? Pa-order na daw. Order na siya? Kasi kami, sige, kami mag-deliver. Ayan o. I-deliver sa'yo mismo ni Jojo A. Ayan o. Samahan diba? Mo siya. Sa lahat ng order ng Astig Kape na gamit-gamit namin ni Jojo A. Order diba? Na kayo. Order na kayo. Dapat masarap talaga. Paka akala siguro nagbibiru tayo, masarap talaga. Kasi coffee namin ni Mike yun. Every day. And it's ano, talaga, nako, may malaki sa akin. Miski si Manny Pacquiao, binigyan ko niyan. Si Presidente BBM, binigyan ko niyan. Si Tatay Digong, binigyan ko niyan. Umihingi sila sa akin. Yung susunod, siningil ko na. Si Jose Sacramento, ayan Ay ako din, na miss ko na 'yan. Tagal ko okay ini mo. Si Jose ba? Si Jose. Okay na mo. Jose, dadalhin pala kita diyan Lagi ko kalilimutan ko dalang si Jose. Hindi kasi ako nakakapasyal doon, dapat doon tayo kumakain sa restaurant niya Yo, Chok Gomez, nandiyan pala. Sa lahat po ng mga hindi ko nabasa kasi medyo malabo ang aking mata. Tapos mabilis yung ano, yung inyong comment. Nakakita lang kayo ng artista eh. Di ba?
Oo. Ako nga, tingnan ko yung salamin ko. Kaya alam mo, sabi ko, ano ba yung tsura ko? Mas bagay ba may salamin o bagay wala? Walang Hindi ko na ako sinamin makita. Hunter! Gwapong-gwapo! Gwapo! Ha? Oh. Eh, hindi ko makita eh. Baka, hindi ko gusto kong basahin sana yung iba eh. Sabi dito, si Yorme ba binigyan mo din? Sabi ni Chok Gomez. Ay, binigyan ko din si Yorme. Ang daming inuminom. Oo. Oh, bandang huli, kahit wala ng tubig, kinukutsara na lang. Kalahin mo yun? Sabi ko sa inyo, mas masaya yung ganitong talaka yan, ano? O, lalo pag si Jojo ay ang ating bisita, kita nyo naman, talaga nga, ngingitit, tatawa na lang kayo, no? Oo, oh, ganun na lang buhay natin, maaayos pa. Kaysa, oh. kaysa makialam pa tayo sa usaping politika, lintik na politika na yan, ano? Ang gulo-gulo. Oo nga, hindi, pero sana naman with the leadership now of our new president, maiayos na ng tuloy-tuloy. Actually, kanina, nag-ano ako ng konti kasi nag-live ako doon sa TikTok account ko. Ay, please follow me naman on TikTok, ano? Nag-TikTok na rin ako, no? So, ano na lang, inano ko lang, sabi ko na, you know, when you watch it, tapos nakikita mo yung mga plans, at the end of the day, wag na natin, dapat i-ano na natin, i-set aside na natin lahat ng political colors, tapos wala, let's not live in the past anymore, kung ano man ang, ano, lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo nagkakaroon ng ano sa buhay. Eh katungalan niyan, kung ano yung, kung naging successful yung presidente natin, it is also, it will translate to success for everyone sa buong bansa, di ba? Magkakaroon ng trickle-down effect yan hanggang sa ating pamilya. So, dapat magkaisa na tayo. Diba? Hindi tayo, dapat magkaisa, wag mang-isa. Yan. Ano daw yung TikTok account mo, talagang pupuntahan ka na daw nila. Oh. Sure, ano? Panoorin nyo doon, ang dami kong sayaw doon na magaganda. Ayan! Mga ganun-ganun pa. Ay, nako. Pangalan parang, ng TikTok account, brother? Nako. Jojo Alejar din yata. O Jojo A. O Jojo A TV. Ma, ano nyo lang, Jojo Alejar o Jojo A TV. Ayan. Yun. Marami doon. Yung mga ay, slow reveal, mga papogi na kunwari, pogi. Mga ganun-ganun, no? Tapos mga sayo-sayo na, ay! Ganun-ganun, no? Diba? May pakagat labi, di ba? No, ang importante doon, yung mga medyo pagka may nahihiya ka sa mga nahihiya ka sa nangyayari pero mapapakagat labi ka parang uy. Ay, ganun. Ibagsak diba? Daw yung link dito eh. Hindi ko nga alam kung paano yon. Puntahan nyo na lang doon. Jojo A. Oh, Jojo oh, A. Like, anabi nyo. Oh, maganda. Nagba-viral na ngayon yung aking post ng ano. Sumayo ako ng BTS. Sinuot ko yung ano ng anak ko. Parang trench coat. Oh. Oh brother. Okay. Di ba? Oh, oh nakita ko yun. Naka, ano ka, Amerikana ka. Oh, hindi. Bande, parang trench coat yun eh. Na oh, ano. Oh, na BTS. K-pop. Oh, sabi K-pop dito. Yan. Ayan, buti naman, oh, naliwanagan na kami. Oh, si Mike, nagpaliwanag na ang spokesperson ng Malacanang. Okay naman, boss. Di mabuti naman at naliwanagan na kayo kung ano yung totoo. Ano? Para na nga hindi na ako kayo naliligaw at nalilito. Kasi nga, di ba, eh, ang dami-daming mga ano eh, mga napakahirap pa isipin kung ano ba talaga yung totoo sa nangyayari ngayon. Lalong-lalo na sa taas. Eh, sabi ko nga, wag na natin pakialam. Di ba? Sila-sila na lang. Yeah, eh, ako, ayoko na mga ano-ano dyan. Mm. Ayaw mo bang tumakbong senador? Pagka tatakbo ko ng senador, kailangan tatakbo ka rin. Teka muna. Tayo, maraton tayo. Papabibigay ko sa iyo yung baton. Teka, isali natin yung mga nanonood. Baka naman may mga tanong kayo dyan sa baba. Ha? Mga boss, tanong nyo lang. Oh, para kay Jojo, ha? Itanong nyo.
Oh, tanungin niyo. Tapos, oh, sasagutin niya. Oh. Oh, wag niyo lang tatanungin kung nandiyan ba si Mare. Nandiyan ba si Mare? Mare, ito tatandaan niyo ha, sa mga nakinig. Sa bahay namin. Ha? Hmm. Ako ang hari. Si Mrs. ang alas. You know, alam mo, natutuwa ako sa mga ganito kasi this is the time na nakakapagkwentuhan. Buti nga may gantong technology na, di ba? Oo nga. Right? Brother, diba? Nung araw, bago makausap yung mga fans, yung mga kaibigan natin sa labas, I have to go out, lalabas pa ako, kailangan pagtatawag sila, minsan pinifilter pa. Ito, hindi, diretso na. Di ba? Oh. So, natutuwa ko sige lang. Ito, may tanong. Oo, ito na. Oh, ask kay Sir Jojo, ilan yung anak nyo? Kanino? Hindi, apat. 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 Two boys, two girls. Ah, ito naman. Skin rebuild daw. Bakit di ka daw tumatanda? Eh, bata pa naman to ah. Oh, wow, skin rebuild. Ah, okay. Ito, pakinggan nyo maigi ha. Ngayon ko lang sasabihin to. Kailangan virgin. Ano virgin? Virgin coconut oil. Ayo. Talaga, virgin coconut oil sa gabi. Pero niyang konti, yan. Okay lang. Huwag niyo ilalagay, ha? Kasi pagka nilalagay niyo ng maraming ganon, baka maprito kayo. Konti lang. Ano niyo? Pwedeng coconut oil, okay yan. Eto, next. Sabi ni Jenea Sumera, tanong ko lang, kailan date natin, Sir Jojo? O kailan daw date niyo? Ay, kahit anong oras, siguraduhin mo lang yung walang uwian, pwede ka. Ah. Oh, ay, wala daw uwian ha. Oh, baka naman, oh. Wala nga no. Oh. Ganyan ako pa. Oy, magtanong na kayo, dali. Oh, ito. Mm. Sabi ni Anti-Bias Fake News, Sir Jojo, paano maging lapitin ng babae? Ah, okay. Alam mo, ito, simple lang yan. Huwag kang maging lapitin ng babae. Ikaw mismo lumapit para alam mo kung sino gusto mo. Ha? Mas maganda yon. Kasi pag lapitin ka, masyadong marami. Yung iba, ayaw mo naman masyadong mapalapit. Pero yung gusto mo, siyang lapitan mo. Agat labi. Ito, sabi ni Lee Vlogger, kasama natin ito sa UTW eh. Totoo ba Sir Jojo, virgin coconut oil or dugo ng pinagreglahan ng virgin? Loko-loko talaga eh. Mga tanong basta, nyo eh. Basta may puto. Parang dinuguan niya, basta may puto, tuloy. Kasama ka daw ba sa cast ng Made in Malacanang? No, hindi ako kasama doon. Ah, ito pa. Ito. Nung kabataan mo, Sir Jojo, nakailang jowa ka daw. Uy, eto si brother, etong si Nayumi, pag nakita mo FB na ito. Oh, talaga ah. Humihiyaw. Oh. Sandali lang. Ano pangalan? Ha? Ayan. De, power bank. Tapos ito. Et sagutin mo na kung nakailang nakailang jowa ka daw nung iyong kabataan? Hindi kasi ako nagbibilang eh. Pero kasi, alam mo Mayumi, I never met a woman I did not like. Wala akong nakilalang babaeng hindi ko nagustuhan. Lagi ako may nagugustuhan sa kanila kahit kung ano. Minsan yung itsura, minsan pananalita, minsan pananamit, minsan walang damit. Ibig sabihin, nagbebenta ng damit. Ano ba ito? Malituloy yung mga pinagsasabi ko. Anong nagbebenta ng damit? Hindi.
Hindi, laging ganon. So, hindi ko, alam mo kasi, hindi ako ano eh. Hindi ako pala bilang eh. Pero marami. Ha? Hindi, marami. Hindi. Basta ano lang ako, very friendly lang ako, very friendly, ganon. Ah, alam niyo na yun. Oh, gagayahin na natin yun. Pala kaibigan. Oh, ito tanong ni Lander ano, Benzison, oh, pabati daw. Lander Benzison. Lander. Okay. Lander Benzison. Kumusta ka and mabuhay ka. And one of these days soon, makita tayo. I will lander wherever you are. Yo! Napaka-bilis mag-isip dito talaga. Jordan o Curry daw. Ano to Curry? Jordan or Curry? Ano, basketball ba yan? Jordan? Ah, Jordan or Curry. Jordan ako, ano eh. Jordan. Kasi, although si Stephen Curry, okay sa akin. Okay, ganito gawin natin. Ganito sabihin natin ha. Yung time ko, si Jordan. Pero yung time ngayon, Curry ako. Actually, Kobe and Curry eh. Pero si LeBron James kasi parang okay lang. Pero mas gusto ko si Curry tsaka si Kobe. Yun, no? Request na lang kami. Ah, lang ano, maiksing kanta. Sabi ni Tita Nida. Maiksing kanta daw, oh. Maiksing kanta. Ni Tita Nida. Okay, anong gusto mo? Elvis gusto mo? Elvis o anong gusto? Ano ba, ilang taon na ba si Nida? Original song daw, original song. Original song? Ah, okay. Heto na naman ang puso ko. Kinakabahan, kinikilig dahil sa'yo. Sangiti mo lang, ako ay langit na. Tingin ko nga, ikay mahal ko na. In love na naman ako. In love na naman ako. At habang pinipigil, lalong nang gigigil. Itong damdamin ko. In love na naman ako. Tumitibok-tibok muli itong puso. In love na naman ako. Uy, mahal na yan! Ay! Tama na! Baka singilin ako niyan! Hindi, talaga sisingilin kita. Ang haba! Sabi, konti lang eh. Kayo talaga, oh. Magbabayad ako. Oo. Padala na lang, padala. Oo. Oh. Padala na lang daw. Iaabot ko na lang sa kanya. Sabi dito ni ano ni Hazel Yeto. Idol Jojo, pabati po. Mukhang maganda ito ah. Si Hazel Yeto. Hazel. Hi Hazel. I hope you're okay. I hope you're always fine. And alam mo I will always buy for you anything and not Hazel. Hazel, buy Hazel. For layo tuloy. Hindi, pala, may ito, ulitin natin. Hi, Hazel. Kahit anong mangyari, pag nagkita tayo, ay mawawalan ka ng Hazel sa buhay. Ay, Hazel pala yun. Hindi ako Hazel. Ako'y Hazel. Yan. Ay, shoutout kay Mind Delicate tsaka kay ano, kay Kayla, oh, bagong-bagong mag-asawa. Oh. Oy, congratulations to inyo and to you both. Sabi dito ni Doc, ang pogi pa rin ni Jojo, parang hindi tumatanda. Hindi naman matanda ito. Kumbira kayo. Sabi naman Thank dito. You. Sabi naman oh, nakailang palit ka na ng babae daw. Wala ako pa. Oh. Comedian pala ngayon. Sabi naman ni Delta Queen. Oh, stick to one at a time. Ano ito? Ah, madcap. Oh, hello. Tapos ito naman oh. Ah. Sana all in love, Boss Jojo A. Pwede naman dapat in love ka lagi all the time. That is the best thing in, you know? Oh. Ito ah, sa mga nakikinig sa atin lahat, nanonood sa atin. Love always comes from within you. Ikaw muna. Because you cannot give what you do not have. So you have to love yourself so you can love others as well. After niyan, kung wala kang pag-ibig sa puso mo, hindi mo maibibigay yung pag-ibig na yan. So dapat
love mo rin, mangyayari, magagaling sa loob, at sasaluhin nung nasa labas. So magkakainlaban na kayo. That's how it works. It's never just something that you will get. Uy, may ilab ako. You have to love, you have to have love inside of you also. Oh, mahirap magbigay ng hindi mo, wala kang, you cannot give what you do not have. Yun ang laging kasabihan dyan. Okay? Taas natin ating kamay habang tayo nagdarasal. Oh my God. Naging seryoso eh. Sabi dito, nagkaroon ka daw ba ng relasyon sa bakla? Sabi ni Ninang Lilito Nini. Alam mo, in fairness to everyone na kaibigan ko mga bading, marami akong mga kaibigan niya yan eh. Hindi pa, pero pagka madulas hindi mo sinasabi, baka madulas ka lang. Basta live tayo. Basta ganito, hindi pa, wala. Kaya lang, I do not have, basta ako live and let live. Hindi ako, I do not have, basta I have friends who are gays, but hindi ako ready eh. Mas masarap talaga ang babae kasama. Ah, yun lang sa akin. Ayaw mo bang ikwento yung artistang nakasalubong mo sa CR? Wag na. Wag na. Okay na yun. Hindi lahat ng nakikita niyong barako sa showbiz, barako. Yung inaakala niyo na, talaga namang hinahangaan nila yung. Tayo naman eh. Sabi nga nila, Mike, brother tayo, cool lang tayo. Kahit ganito eh, pati mga bading nung araw eh, nahabulin din ako eh. Kaya lang talagang medyo ewan ko nga ba mas ang puso ko ay nasa babae yata talaga. Kahit baka gaano ka gwapo 'yon? Kahit gaano ka gwapo 'yon? pag gwapong gwapo 'yung lalaki, isa lang tatanungin ko. May kapatid ka bang babae? Tinanong mo ba siya? Tinanong mo ba? Hindi nga tinanong. Ha? Hindi. Alam ko, idol nilang lahat yun. Dito, idol nilang lahat yun. Ganun ba? Ayos naman yun. Mga kaibigan naman natin yun. Ayan, sabi ni JC Vlogs. Boss Jojo pa, gaya ulit ng mahiwagang boses. Alam mo, brother, yung ginaya mo yung boses ni Norman Mangusin, tuwa-tuwa sila. Tinatanong ko nga paano mo daw ginawa yun. Nakalimutan ko na yung boses. Nandito na yung mga nambabas sa'yo dati. Ayun dyan ba? Ba't niyo ko binabas? Di ba nung gumawa ka ng content doon sa kulungan ni Norman Mangusin? Natawa nga ako eh. Sabi ko, itong mga ano. Pero alam mo na ako alam nyo, kasi ako ever since, if I want something done, para sana hindi ano, idadaan ko na lang sa masaya at magaan at medyo comedic. Kasi hindi ako confrontational eh. Hindi ako, yung palaaway, no? As much as possible, idadaan ko na lang gusto ko sabihin. Kahit inis ako doon sa isang taong yon o hindi ko gusto yung pamamalakad, ginadaan ko lang siya, no? Parang patawa na lang, di ba? Pero, ang importante is we get the message across. Yun ang importante. Malaman nila ngayon. Yung iba, hindi nila makuha, nagagalit sila. Pero, you know, you cannot please everyone. Ako naman, I'm not here to please anyone, no? Importante, nagawa ko yung, sa tingin ko, dapat magawa yung information na sa tingin ko, I have the responsibility na malaman ng kapwa ko, especially ng mga kapatid natin na OFWs at the time, na nakikakala nila ganun yung pagkatao. Ako kasi, miski ako, di ba, Mike, miski nung una, nagiging close pa lang tayo, sinabi ko sa'yo na, uy, okay to, nung una, ganun eh. Pero, I even congratulated him. Totoo yun, ginamit pa yun against me. Hindi lang daw ako, sabi ko. Pero nung nakita ko, iba eh. Iba pala yung,
people make mistakes, no? Ang importante is when you make a mistake, immediately, as fast as you can, as kung gaano mo kabilis maiayos, e ayusin mo agad. Ako ganun, miski sa daan, na-drive ako, no? Tapos lumagpas ako, tapos sabihin ko, hindi, dadaan na lang. Kesa mag-U-turn ako, dedere-derecho ko na lang, iikutan ko na lang doon sa malayo. Hindi. Iikot talaga ako, babalikan ko yung rota ko na yon. At uulitin ko. I want to remedy kasi ganun yung aking ano na ngayon eh. Gusto ko kung ano yung mali, kung kaya kong ayusin agad, aayusin ko. Kasi habang tumatagal, lalong nagkakaroon ng problema eh. So it's best na maayos mo agad. Ngayon kay Mangusin nun, ganun ang nakita ko nung kung mali pala itong ginagawa nito. Kaya yun, doon din kami naging close at naging very close ni ni Mike, no, ni Brother Mike, ni Boss Mike Cervera. So from that time on nagkakilala na kami ng husto. Yun. Yun. Eh tanong nga, paano mo nga raw ginawa yung boses na yun? Parehas ang habi, na pa- oh, ang dami ko sinabi, no. Pasensya na kayo, ha. O layo no yung sagot ko, no. O nga, paano nga pag ginawa? Ano na ba post ni ano? Hindi, ang ginagawa ko ganito. Pinakikinggan ko muna, pinanonood ko siya. No? Pinanonood ko kung paano siya magsalita, paano siya tumawa, paano niya ngumanga ng bibig niya, tapos saka ako gagayahin. Ayun. Ayun, kaya nagagaya ko, nalimutan ko na kasi hindi ko na siya pinanonood. Kaya wala na. Sabi dito, brother, oh, sabi ni Maula Rouge, ha? Siya dati yung Michael Jackson of Asia. Sino? Ikaw si, daw. Ako! Akala ko siya. Wow. Uy, thank you, ha? Thank you. Pero yun talaga yung ano, ha? Yun talaga yung mga naririnig namin. Talagang ano, ha? Talagang ikaw daw yung Michael Jackson. Yung iba na, Jackson. Michael Jackson ng Pilipinas. Oh, man. Michael Jackson. Diba? Kasi ano eh, alam mo, maganda kay Michael Jackson talaga, kay MJ, pag sumayaw, lalaking-lalaki, alam mo yun? Lalaking-lalaki. Kahit nakichismis siya otherwise minsan, no? But lalaking-lalaki, talaga pati yung ano galaw, maganda. Sadly, yung mga sayaw ngayon, okay din naman, pero lahat sila, pagka nakita na yung galawan ni Michael Jackson, ni MJ, iba talaga eh. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Ang alaala niya, marami pa rin ano. Tsaka mas sexy eh. Sexy yung dating eh. Nung kay Michael Jackson. Correct. So, thank you. Thank you very much for the compliment, ha. Marami talagang ano eh. Jojo eh yan eh. Alam nyo, kapag ka nga nasa labas kami neto, naiilang ako dahil lagi nagpapapicture eh. Meron pa, no? Sabi ko nga, di bali na, okay lang. Sige, magpapicture kayo sa idol nyo. Basta ang alam ko, idol ako ng idol nyo. Big thumbs up. Kagat labi. Diba? Eto, sabi ni Ronald Villacrosis, Boss Jojo, bakit di ka mag-host sa EB? Lapit ka lang naman sa studio nila. Oo nga, no? Hindi, well, ano kasi eh. Well, unang-una, yung binigay sa akin time slot ng panghapon. Ang ano ko talaga, gabi eh. Actually, itong sinushoot namin na to, medyo tanghali na rin namin ginagawa. Bakit nga naman, no? Hindi, it never crossed my mind eh. Although mga kaibigan ko lahat sa mga nandyan, sina Jose, well, sila Vic Soto, sina Joey De Leon. I'll think about it, you know. Pwede ko makausapin sila eh. Bakit? Taga-ano ba siya? Baka taga-Marikina yan o taga-Antipolo. Siguro. Eto, may nag-ano rito. Narinig daw niya dati nung panahon nung Norman Mangusin, ano? Sir Jojo, nag-chat daw kayo ni Norman at nangungutang ka daw ng pera sa kanya. Totoo daw ba? Well,
Natawa, yun ang sagot ko, natawa ako doon. Pero if you want a straight answer, no, hindi ako nangutang kahit kailan, hindi ako nangutang kahit kanino na ano. I've been very blessed with my finances. Okay naman ako eh. Hindi ko, I don't need much. Oh, ano ako eh. Simple living lang tayo. Okay na yung meron akong top down sports car, two door na naka nasa baba ng ano na hindi ko ginagamit, minsan-minsan lang. Dahil ang dami kong ibang kotse. Mga nakapilang BMW tsaka mga Mercedes diyan sa baba. At may bago ngayong sasakyan. Na atin talaga, no? Oh, di ba? Oh, hindi hiram. Hindi hiram. Oh, hindi hiram. Oh. Ay, napakaganda ng bahay niyan at saka ano ah. Lugar, grabe. Wala nang si Norman Mangusin. Oh, pulungan lang meron 'yon. Ito sabi ah. Hello Sir Jojo, isa ka sa paborito kong Dutch Entertainment member. Nag-Dutch ka ba? Thank you. Oh, ano ako first batch. 1986 yata kami. Ako si Francis Magalona, ang magbabarkada diyan talaga. JC Bonin. Sino pa ba? Yung kaming tatlo actually eh. The rest mga bata pa noon sina yung mga sila Manelin, mga bata pa yan, sila Cheryl Cruz, mga ano. Pero ang barkada ko niya si Sumalangit nawa, si paring ano ko diyan, si Francis Kiko. Kiko Magalona, oo. Magalona. Eto, sabi ni Boss B. Jojo A ng Dats. May grupo yan noon. The Tigers. Nagsasayaw sila sa palabas ng penthouse. Yes, so ayan. Diyan ako actually nagsimula. Yan talaga. Yan ang akin ng ano, kaya yung grupo namin, yung Penthouse Live. Nauna pa kami kay Martin and Pops a few months bago pumasok si Martin, bago pumasok si Pops. Kami yung parang pinaka young group. Kami yung parang pinaka teenager group nila. Ano. Oh, saya yun. May palabas na. Kita mo, alam nila, no? Yung ano, no? Yung mga, kung ano yung, oh, thank you, sinusubaybayan ka ng mga to. Tapos may palabas yan noon. Parang style ni David Letterman. Yun! Doon na tayo nagsimula ng ano talaga, comedy. Kasi tumatanda na tayo, hindi na tayo pwedeng ano, hindi tayo pwedeng heartthrob. Marami nang mas pogi, marami nang mga bata. Puro mga bata na. So, sabi ko, okay, ano na tayo. Medyo marami naman tayong, sabi nga, there's so much to say, there's so much to share. Anong pinakamagaan? Talk show ang pinakamagandang gawin. Ayun, so talk show nang ginawa ko, na comedy talk show, para magaan lang. Yan. Oh, babalik pa raw ba yung ano, brother, yung Jojo A, All The Way, yung late night show? Babalik na yun, babalik na. Ikaw mag-guess sa akin yan, Mike, ha? Brother, kailangan mag-guess ka sa akin dyan, ha? May panoorin nyo, ha? Mag-guess ako sa kanyang ano, ha, programa, Jojo A, All The Way, late night show. Oh, no, na medyo late night show with Jojo A. Ganon. Lapit na. Oh, shout out sa internet course channel ha. Oh, sa lahat po nang nandiyan, kinikilig daw sila. Naku naman. Huwag kayong ganyan, madali ako umasa. Talaga. Mamaya, mamaya pa sa sampulin natin. Naku, mahal ang bayad niyan eh. Oh, pag pinasayaw niyo si Brother Jojo, mahal ang bayad. Ayun naman talaga. Hindi, okay lang. Kahit walang ano, kahit ano lang, kahit 3 gibs, okay sa akin. 3 gibs daw. Oh, 3 gibs. Oh. Oh. Wag lang 4 gibs kasi patawad na 'yun eh. Pag 4 gibs na. Pag 4 gibs patawad na 'yun kaya hanggang 3 gibs na nga. Hanggang 3 gibs lang. Boss Jojo, sabi Boss Jojo, nag-unfriend ako sa'yo sa FB. Sabi ni Lander Bencison, kayo talaga. Ah, ganun ba? O, sige, tingnan ko kung ano. At tatanggalin ko lang yung mga walang kwentang politiko doon. Ikaw na lang i-add ko. Sabi ni ano, Geraldine Vicente, kita mo, na iba naman tayo ng topic, ano? Oo. Oh. Eh kung dati maabot tayo ng libo-libong nanonood, bahala sila.
Basta tayo, maganto-ganito, masaya, masaya muna tayo, ha? Mm. Sir Mike, cute. Oh, patawa naman doon, ano? Patawa naman daw. Oh, watching from Dubai. Oh, yun. Oh, ah, magandang gabi sa inyo. Ano ba? Tanong na. Mm. Tanong, tanong. Walang tanong? Oh. O ngayon, brother, ano na ang ano, ano na ang update naman sa iyo kung ano ba sa mga ginagawa mo ganun para naman eh, well, makulungan nila. Well, now, yun ang aking ano ngayon, actually yung pinagkakaabalahan ko yung mga TikTok natin, tsaka yung TV show natin na bago nga, yung tawag dito, yung Shopping All the Way with Jojo A. Every day yan starting August. Ano po kayo? Maganda yan, maganda. Paano, so, paano mag-endorse ng mga product? Kung may product sila, pwede ba nilang dalin doon? Yes, pwedeng dalin. Pwedeng, ano. Ang maganda roon, kasi ang INC kasi, it's an INC channel, net 25 So, meron kang captive market na to start with na about 3 or 4 or 5 million ano watchers. Kasi yun ang nandun sa analytics nila. Napakalaki ng nanonood ng INC, ng Net 25, kasi ang kapatiran, solid eh. Eh ngayon, the network is going commercial, nagko-commercialize na sila. So yun, gumaganda na yung, lumalaki na, umaabot na sa mas maraming masa na kahit hindi kapatiran, nanonood, na-enjoy na nila. Si Aga nandun. Hmm. Paring Aga nandyan. Merong TV show si Aga dyan. Si, sino pa ba? Sila Gladys, marami eh. Marami nang lumipat din ng ano. So, okay ang Net 25. Tapos isa ako sa mga kinuha nila to be part of the network. So, okay naman. So far, okay. Pero ang grand launching is yung Shopping All the Way with Jojo A will be August. Kasi grand launch din yun ng kanilang website na parang Shopee Lazada. Andun lahat ng produkto. Pwede kayong umorder, may discount, free delivery, lahat. Pure Gold is our ano main sponsor. So may sponsor na ang aking TV show. May tanong si Course Channel. Mm. Ilan na daw yung ano, yung ilan na wipe mo daw? Salamat. Hoy, isa lang ah. Kayo ba, naman. May dadagdag ka ba? Gusto mo magdagdag? Ay, ano ah? Oh. Mr. J, na nasagot na 'yung tanong mo kung saan namamalaging station, oh, 'yun sa Net 25 ba? Oh, Net 25, oh. Ah, oh, 'yun. May tanong ako kanina, di mo naman binasa. Ano 'yun? Dali, pakitanong, dali. Yummy lies, dali. Pakitanong, paki-ulit ah. Paki-ulit lang. Yun, nanonood ako sa Net 25. Alam mo mga ngayon, brother, marami ngayon yung ano ha, na naglipatan na ng mga channel na pinanonood. Kung dati, yung iba, di ba, yung mga, di ba, yun, yung mga malalaki dyan, Dambuhalang Channel, ABS, at saka GMA. Eh ngayon, mukhang naglipatan na ng, ano, ng Net 25 at saka SM9. Oh, marami. Oh, kasi ano eh, well, kasi primarily, minsan kasi yung news din, parang reliability, what's the term for it, na mas maganda na hindi naman masyadong nakakasakit sa mga ibang tao, no? Mas yung level of, ano ba, katulad yung mata ng agila, okay? Yung mata ng agila, ang ganda ng credibility performance nila na yung level of truthfulness supposed to be napakataas, tsaka acceptance ng mga tao, no? Kasi hindi naman sila there to make money eh. Hindi sila there para, kasi ibang commercial stations, they're there to make money. Itong Iglesia ni Cristo Channel is here to inform, no? Hindi 'yon ginawa para kumuha ng commercial, magkaroon sila ng maraming ano, ganun, hindi. So parang they're doing it for
yung truthfulness, di ba? Information and facts na maibigay sa mga kababayan natin. Yung iba kasi minsan hindi na nako-compromise yung news. I'm not saying na nagiging fake news pero or biased news or whatever, yung iba sabi bias pero malaking factor din talaga yung pinaniniwalaan mo yung sinasabi nung nasa network. So siguro ganoon nangyayari. Kaya gumaganda na ang Net25 lalo. Yon, eto may tanong. Mm. Sabi ni Yami Lies, Sir Jojo, ilan ang panganay mo? Gusto mong dagdagan? Yeah, ah, oh. Okay. Oh. Ano ba naman mga tanong nyo kasi pambihina kayo talaga. Oh. Eh ngayon ano, brother? Eh ngayon ang dami ngayon mga issue no na mga lumalabas. Nako, grabe eh, no? Eh tinatanong kung sino daw ba yung sinuportahan mong kandidato nung nakarang eleksyon? Well, ano po? ang sinuportahan ko diyan openly is Manny Pacquiao and Bongbong Marcos. Yon. Alam niyan, brother, no? Alam ni Boss Mike 'yan. So, 'yan eh yung ano, I never said anything bad about the president. I never said anything bad about Manny Pacquiao also. But my heart went for both of them kasi sila yung kausap ko talaga noon. So in my own way, I ano for ganito yan eh. Para bang para akong tawag dito, para akong tindahan. Ayan, tindahan. Pag may lumapit sa akin, etong tinda ko. Si BBM or si MP. May kanya-kanyang lakas, may kanya-kanyang vision, may kanya-kanyang mission. Kung anong akma sa inyo, siyang benta nyo, siyang bilin nyo. Pero itong dalawang to ang binibenta ko. That's how I want. Yeah. Ha? Oh, narinig nyo na, sabi ko sa inyo. Oh, sabi dito ni Boss Bina naman, Sir Jojo, ano ang pinakamalaking achievement mo noon sa mundo ng showbiz nung younger days mo? Alam mo, magandang tanong yan, ha? No? Oo. Ang actually, sa akin kasi, I see achievements, whether small or big, laging achievement, no? Kaya ako yung masayahin tao eh. Kahit maliit lang yung nagawa ko para sa kapwa ko, tingin ko malaki na. Or what I mean is, kapag ka ako'y nagkaroon ng praise, sabihin, uy, okay yung grupo mo, ganda yung sayo mo, uy, maganda yung kanta mo, uy, maganda yung ginawa mong kanta, or something like that. I always appreciate it as a major achievement, no? Wala sa akin, basta achievement, major agad yan. Pag ikay pinasalamatan, sinabihan ka na ang ganda ng ginawa mo, kahit sino pa yan, kahit yung mga nandun lang sa nakikilam, kahit mga waiter-waiter na nakakasalubong ko, oh, Jojo, eh, sir, ang ganda ng major achievement na sa akin yon. Kahit ikaw ay CEO ng isang malaking hotel, sinabi mo, Jojo, I like your performance. Pareho lang yon dun sa sinabi sa akin nung nasa baba, nasa CR, nung nag-CR ako, sinabi niya nagustuhan yung performance ko or whatever. That is always a major achievement to me. Walang malaki na sinasabi ko, itong pinakamalaking ginawa ko, hindi. Kasi your achievement will only, sa akin ha, ang achievement mo will only be based on the appreciation of people. Kasi doon mo mahahango yun eh. Pagka may nagsabi sa yung ang ganda ng ginawa mo, achievement na sa akin yun. Yung mga awards, ang dami kong mga nakuwang awards, sir, sa totoo lang, alam ni Brother Mike yan, hindi ako naglalagay dito ng mga award-award sa bahay. Wala. Oh. Mas gusto ko pa yun. Si Jojo ay kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ka nasa labas kami niyan, abe, oh gano'n, oh, sige, pa-picture kayo. Mamaya, bubulong na lang ako sa kanya. Di bali, okay lang. Idol naman ako ng idol nila. Tama!
Ako. Ito, may tanong, may tanong. Ito, sabi niya, ano. Boss Jojo, sino po yung pinaka BFF mo daw na nasa showbiz na hanggang ngayon? Eh, actually, ang naging BFF ko ng mga barkada ko nung araw talaga si Francis Magalona, Sumalangit. Na bago pa yan maging Dabarkads, bago pa sila nila Michael V, hindi pa nyan. Mga college boys pa lang kami noon, magsisimula pa lang siya, magkakasama na kami ni Francis eh. Eh, yun nga, nawala na lang din siya. But anyway, nagkaano lang din kami kasi kanya-kanya na kaming, ano, si Fraser Francis Magalona talaga kasama na si Kiko. Si at one point si Nadia Montenegro was very close to me also dahil nga pag may problema siya akong kakwentuhan, akong ano. And then sino pa ba? Ang dami kasi halos lahat naman 'yun mga kaibigan ko eh. Ako I'm always open to everyone eh. Si at one point si Isko, si Yorme was hindi kami gaming ka-close pero nakagimikan ko rin, labas-labas din ng konti. Ganon. Kasi ano naman kami, we were one big happy family, especially nung Dutch Entertainment Days. Although, ang naging mas barkada ko pa rin, yung mga barkada ko nung araw na out of show business. Kasi that will keep you grounded eh. Pag puro kayo artista, medyo, kumbaga, you have to have a diff, yung kung saan ka galing, dapat mo laging iisipin yun at babalikan. So, yung mga barkada ko nung araw pa sila pa rin miski may mga kaibigan na ako sa showbiz ganun kami ni si Mike si brother kaya ito kahit sikat na o hindi pa siya pasikat pa rin kami magkakasama na kami eh ngayon sobrang sikat na siya na ang idol ko brother sabi dito paki-rate Boss Jojo paki-rate si ano Boss Mike 1 to 10 as a friend po at bakit paki-describe si Boss Mike, para sa iyo. Okay. Hindi pwedeng 10 eh. Pero pwedeng 7-11. Pwedeng 7-11. 7 dahil lucky charm. Lucky. Di ba? Tapos 11, talaga nga namang masasanggaan mo. Dalawa lang yan. Yung 11, di ba? Pwedeng ganyan kayo, close, or pwedeng ganun din. Oh, on the 7-Eleven, 24 hours, maasahan. Yan. Parang 7-Eleven, ha? Ayan, tinatanong, gano'n daw tayo magka, gano'n daw tayo, tagal magkaibigan? Paano daw tayo nagkakilala? Matagal-tagal na rin. Yan ang, yung isa sa pinakamagandang nangyari sa akin sa pandemic, no? It's because diyan kami naging close ni Mike Cervera. Nung una nag-text lang kami ganyan. Tapos nung nagkausap kami, first time namin nag-usap, dahil pa namin mag-boyfriend, tatlong oras yata kami sa telepono. dahil meron kaming common goal, no? Na yun na nga yung kaibigan natin na andun na ngayon na nakuha namin yung instrumental naman tayo doon sa information dissemination no yung kay Mangusin doon kami naging close ni Mike so kailan pa yung kailan lang simula yung pandemic February 2018 ba 2020 ba? But alam mo yung simula kasi kami ni Mike there, isang taon yata kami araw-araw magkasama eh. Araw-araw magkasama. O kaya, parang ang tagal na. Parang making up for lost time yata tayo. Kaya sabi nga namin, parang kaming brother from another mother. Ganun na nangyari. So lagi kaming pati yung, kasi alam mo mga friends you may have a lot of friends but there would only be friends na talagang makikita mo na maasahan mapagkakatiwalaan
at hindi ka sasamahan dahil lang ikaw ay meron ka, no? Kahit wala ka, ano, si Mike, ganyan yan. In short, Tama. Magaling na kaibigan, magaling na tao, parang ako. Yun! Ngayon, alam nyo na. Oh, sabi dito, Sir Jojo, tanong ko lang po, ikaw po ba naging kontrabida sa ilang mga teleserye noon? Yung pinakamalaking teleserye ni Bea Alonso, ako ang supposed to be kontrabida doon. Pero kasi naging ang girlfriend ni Rufa Gutierrez doon ako eh, supposed to be. Yung nanliligaw kay Rufa na hindi ko maintindihan ano ba nangyari sa amin noon. But siya yung character na yon, ako yung character. Ano ba yun? Ano ba yun? Sikat yun sa ano eh. Betty La Fea. Ah, oo. Oh, Betty La Fea. Oh. Oh, ngayon alam niyo na. Baka daw makita ka. Baka makita kita Sir Jojo sa pinapasukan kong food company sa May Dad. Mandaluyong sa labas. Baka one of these days magpapa-selfie pic ako, sabi. Gusto mo, puntahan ka namin diyan. Oh, puntahan diba? Ka namin. Oh. Palalabasin ka namin. Siguraduhin mo lang nasa labas yung Mandaluyong, hindi sa loob. Kami pa naman ni Brother Jojo. San tayo kakain? Problema, ano, kung saan kakain? Eh, paano naman kasi nakakasawa naman lahat yung mga kainan dyan sa tabi ng ano natin. Oh. Di ba, iniikutan? Oh, kaya minsan, ano? Kung saan-saan kami nakakarating yan, para lang kumain. Oo. Oh. Nagro-road trip pa tayo, no? Para lang makakain ng kung ano. Ngayon lang yata, hindi masyado because, ano eh, bumalik na naman yung traffic, tapos nag-uulan na. Hmm. Eh, plus, nagsimula na nga yung aking, ano, yung aking show. Eh, twice a week ang taping, eh. Busy ka na. Pero nung last month, oh, lagi kami magkasama niyan kung saan kami pumupunta. Yeah, oo. Sabi ni, ano, Boss Mula, oh, isa si Jojo A sa mga respetadong aktor. Very humble talaga. Lagi nakatawa. Kaya good vibes mga show niya lagi noong. Ano? Hanggang ngayon naman may show ka rin. Thank you. Oo. Ganun talaga. Dapat ano. Kasi pag hindi ka maging masaya, nako. Ano pa mangyayari sa buhay mo? May stress ka, magwo-worry ka. O pag nag-worry ka, masama rin sa katawan mo. 'Di ba? Kaya okay na lang kahit sabi nga ni Ka Freddy, tawanan mo 'yung problema. Oh. Kaya ang dami kong mga kaibigan, 'yung mga misis nila pag nakikita nila, tinatawanan agad. Oh. Tawanan ng problema pag nakita 'yung misis, tawanan lang. Tawa agad, 'di ba? Oh. Okay na 'yan. Shout out Nene Esteban na Boss Jam. Oh. At saka sabi dito, idol kong sumayaw. Sabi dito, idol kong sumayaw. Punta kayo doon sa TikTok ko. Marami akong sayo doon. Maganda. Ang dami nga doon. Oy, follow nyo ha, Jojo A. Sa TikTok. Oh, follow nyo. Maganda yun. Maganda yun. At saka mayroon din siyang YouTube channel ha, Jojo. Follow nyo naman. Oo. Oh. Para naman dumagdag ako ng ano, ngayon wala ako nagko-concentrate dyan ulit eh. You know? Iba na rin kasi ngayon ng ano, you have to be abreast with the social media kasi ano eh, yan ang ngayon ng wave of the future. Actually, hindi nga future, ngayon nangyayari na eh. Diba? Yan na digital yun. Na eh, oo. Oh. Kaya sabi ano. Dito, brother, naiba ang tema ng live stream ni Sir Mike ngayon, no? Pero ayos pa din. Kasi may kasama. si Jojo A. Kasi brother, puro dito, no? Sa totoo lang, puro sakit ng ulo yung mga topic ko. laging nang-aaway, ganun ba? Pwede naman natin pag-usapan yan. Eh di, ako magsasabi, ikaw mang-aaway. Ito na nga. Ano mo ba? Nabalitaan mo ba yung isang doktor na namaril dyan sa Ateneo? Si Dr. Chow Yumul ba yun or something? Oo,
Ito siya, ito ha. O, sige, bigyan natin ang reaction. Dagok po sa buhay ko itong ginagawa ko, pero ito po ay ginagawa ko para sa kinabukasan ng mga kababayan natin, kinabukasan ng mga anak natin, at ng ating mga susunod na henerasyon. In fact, sa totoo lang, isa pa sa mga pinakamalalaking koneksyon nitong mag-asawang Forigay na to ay ang mismong Vice President natin si Lenny Robredo. Makikita niyo. Ayan o, ayan na. Yung para mga mayroon siyang tinutuligsa na local government official. At ngayon, yun nga, no, sa andaming daw di umanong mga kung ano-anong mga katiwalian, kaya hindi niya natiis. Binabanatan niya sa social media. Mm-hmm. At ngayon, umabot na hanggang sa sukdulan na inambush siya. Ah, mga ganon. Actually, nag-ano ko kasi si Maharlika is also a friend of mine sa Facebook. Si Maharlika. So, nakita ko nga, nagdumaan sa aking feed yung ano. Kasi minsan, every so often, nag-ano rin ako eh. Nag-comment din ako sa kanya. Niya nga, oy sir, thank you ha. Yun na, nakakatuwa naman si Maharlika. Idol ko po kayo nung araw. Sabi ko, ikaw ang idol ko, Maharlika. But, si, well, cut long story short, sa kanya ko unang nakita yung inano niya kasi nagsalita naman siya tungkol kay Greco, who is also a friend of mine, no? Ako naman, hindi ako, eto Mike, brother, eto lang masasabi ko dyan, no? Kasi ano ko pa lang ng, naaamno ko pa lang yung nangyari kasi narinig ko lang at nabasa ko. Yun na nga, yung sinasabi mo rin na ito palang ano, ay merong supposed to be, on the overall lang ha, on the overall, supposed to be, ano siya eh, naging vigilante siya eh. Actually, vigilantism yung ginawa niya, na para mahinto na lahat ng supposed to be kalokohan, he put the justice system in his hands. No? Yo. Now, ang aking take niyan ganito, lahat tayo, you know, kahit anong sabihin ninyo, lahat tayo minsan may ganung pag-iisip din na para bang anak ng, 'di ba? Ang dami ko nang nilapitan ko na si Eno, nilapitan ko, wala pa rin, hindi niyo ako pinansin. Ano pa mangyayari habang nakikita ko 'tong nangyayari na 'to, 'di ba? Sa bayan niya mismo. Sa bayan niya, oo. Eh ito pa lang si Doc Umul daw, parang hometown hero pala 'yan doon eh. Libre yung mga pagdodoktor niya, yung mga ganun. Diba? Mabait. So, ang akin, mabait. Tapos biglang, ano, i-ambush niya. Medyo nawala na yung ano niya eh. Nawala na yung ano niya. Ganito eh. At one point, you will snap. May snapping point tayong tinatawag eh. Nag-snap na yan si, ano. Sa totoo lang ako, I do not condone any of these things, no? Kasi, ang justice should be followed. Pero talagang minsan, hindi, ito pananaw ko lang, ha? Maraming baka magalit sa akin. Alam mo, yun ang ayaw na ayaw ko. Minsan, yung pagbabas, hindi mo makita. Kasi nung araw, pag kami nag-ano sa'yo, pupuntahan mo, suntukin mo na lang, okay na kayo eh. Ngayon, hindi mo kilala eh. hindi mo lang sakal. Di ba? Walang asal ang loob eh. Ba't ang akin ganito? Huwag na kayo magalit. Ito eh, akin lang ha. Oh. I do not condone mga ganyan. Pero, sa totoo lang, meron tayong tipping point na tinatawag. Minsan, may tipping point ka, mawawala ka na sa sarili mo. I think that's what happened to Doc Umul, no? Na nawala na talaga siya na yung tinatawag natin push to the wall na. Wala na siyang maasahan sa gobyerno, wala na siyang maasahan sa kahit kanino. Miski nga, baka nga inisip nyo, baka kung may Diyos, ganyan ba, bakit nyo pinahintulutan to? I'm not saying, pero ganun na siya kadesperado. Kaya kita mo, even when he is being interviewed, wala siyang remorse eh. Ang hindi ko lang gusto sa nangyari, merong security guard na nadamay, hindi naman kasali. Merong mga tawag dito, merong collateral damage na sana hindi nangyari, no? Again, no one sa akin, hindi dapat umabot sa ganun na
na ano na tawag dito na may mamatay sana. Kahit sila mayor, you know, or sila vice mayor, whatever you say, a life is a life, you know. Na hindi ko ngayon, ang akin naman, hindi kasi natin alam talaga kung ano gaano kalalim yung pinanggalingan nun kay Doc Yumul eh. Sabi nga, di ba may kasabihan nga, brother, na when you say na you can only judge me kung ikay nasa sapatos ko o nalakad mo, nilalakad mo yung akin nilalakaran, no? You cannot, hindi mo pwedeng ma-justify yung ginawa ko. Ako lang pwedeng mag-justify, no? I'm the only one who can judge me. Kaya lang, there is a law to be followed. That's why the law applies to all. So sadly, talagang medyo yung ginawa niya is against the law, so he has to pay. Pero on the other hand, damang-dama ko, nakikita ko yung hugot eh, yung so today's parlance, today's words, yung hugot ba? Yung pinaghuhugutan niya na wala na akong pupuntahan na. Lahat ginawa ko na eh, lahat ng means inexhaust ko na eh. Lahat ginawa ko ng paraan para malaman ng buong mundo, ng buong Pilipinas, ganito tong mga to. Ngayon, wala nang nakinig sa akin, pinutol pa yung aking kaligayahan tumulong sa kapwa ko as a doctor. Yun. See? Nawala yung kanyang, yun yung kanyang passion eh. Tumutulong na lang ako. Kumbaga, hindi ko man magawa yung dapat kong gawin, hintuin kayo, pero gagawin ko pa rin yung pagtulong ko sa kapwa ko. Pati yun pinutol. You see? So, his back was pushed against the wall. Wala na siyang maisip. Yun ang tinatawag natin na snapping point. Nag-snap na siya. Nag-snap na. So, wala na siyang tamang diskarte. So, yun ang nangyari. Uy, nawala na akong ano. Parang pawala na yung battery ko. Bakit eh? Eh, at least, brother, oo, naipaliwanag mo naman na maayos yung punto mo. Doon diba? Sa... Yun ang akin. So, we're not justifying yung ginawa niya. Of course, it's wrong. It's wrong. Talagang Halimbre. Yung pag-ano. Pero, Halimbre. Alam mo, pagka hindi mo pa rin masabing ano eh, kasi baka pag ikay nandun sa ganon, di ba, minsan tayo, gusto mo nang, di ba, gusto mo nang gantihan kasi wala ka nang, ganun yun siguro nangyari sa kanya. Bukod pa doon, bukod doon sa ginawa sa kanya personally, pati yung paso niya na pagtulong sa kapwa, naputol. Yun. So yung kanyang essence sa buhay, na wala na. Lahat, wala na. So wala na siyang pakialam. Wala na lang din naman akong ano eh. Di ba? Wala na silbi. Di, wala na. Kanya-kanya na tayo. Kumbaga, kung ako yung pupuntang impyerno, eh sumama ka na. Tama na kita, parang gano'n. Tama, diba? Gano'n nangyari. Pero hindi namin inaayunan na yung kanyang pagkitil sa buhay. Oh, no, of course not. No, hindi. Nasang ayunan nyo. Pero, nalulungkot kami dahil hindi na ano, na bigyan ng katarungan yung lahat ng kanyang ano, hinaing. No, wala man lang nakinig. Sana man lang, kung may nakinig sana, baka sakaling na ano pa natin, no, napigilan yung ganyan. Oh. At saka sana hindi na rin tinanggal yung pagtulong niya sa kapwa. Dahil yun naman eh, di ba, brother? Oh. Yun naman eh, pagtulong naman na sa kapwa, puputulin pa o ipinatigil pa. Yun ako nagulat, bakit ano eh. So, alam mo, we cannot ano talaga eh. Kailangan malaman mo yung lalim ng pinanggalingan. Pero again, ano yan eh. To each his own, ika nga eh. Kanya-kanya talagang ano eh, kanya-kanya talagang pananaw na yan pag nagkataon eh, magkakaroon ka lang ng clash of ideas and clash of emotions, so wag na lang eh. Total, meron naman, kaya nga meron tayong batas na pagka lahat ay nagkakagulo, we stick to the rule of law, at yun ang masusunod at yun ang dapat. Ganun lang kasimple. At least eh, ano, Sana maging maayos si Doc, no? At sana mapagbigyan pa ng panahon, ng pagkakataon ng panahon para maibalik sa kanya yung passion niya
At mapatawad siya ng mga Pilipino sa nagawa niya. At, di ba, brother? Oh, and in the same way, yung the ano Furigay ba? Furigay ano? Mayor Furigay family, well, Furigay family, it could also be a wake up call for them. Hindi natin alam, di ba? Alam mo, God works in mysterious ways. Eh. Hindi mo alam na ito pala ay senyales din na baka meron silang dapat baguhin. Meron silang dapat ayusin. You know? Oh, ganun. In the same way, na si pangalan nito, si Doc Yumol, eh, dapat managot. So, kanya-kanya talaga eh. Ang nakakalungkot lang dyan, merong naapektuhan. Merong nakitil na buhay, na hindi naman sana, ganon, may mga collateral damage, you know. So, it's very, very, very complicated. Lagi kasi sinasabi niya, lagi kasi sinasabi ng tatay ko dyan, pagkatapos mahabang speech eh, wala tayong magagawa dyan, kundi magdasal na lang sila. Ganon. Yun, eto brother, pakinggan muna natin yung konting mensahe niya. Sige. Ito, mabilis lang to. Ninyo sa mga pictures, ang ilang beses na pagpunta doon ni Vice President Lenny Robredo, not to mention po na si Vice President Lenny Robredo ang chairman ng Liberal Party, kung saan very loyal ang mag-asawang Furigay na yan. So, paano naman po natin matatapos ang laban ng korupsyon, ang laban ng droga, kung yung mga high-ranking government officials na kagaya ng mga to, ang kaalyado nitong mga drug lords na to. So, kanino ko na ilapit itong kaso na to? So, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na inilapit ko ito kay Greco Belgica. Ayan yung picture naming dalawa ni Greco. Pumunta ho ako sa opisina niya para isumbong po itong kaso na to. Kaya lang po, nagkibit-balikat lang si Greco, no? Ang ginawa pa niya, nag-closed door meeting siya kasama ng mayor namin for 6 hours. Tapos biglang namatay na yung kaso. So, hindi ko alam kung ano na nangyari. Naging protector ba siya? Nakatanggap ba siya ng pera? O nangako ba ng boto ang basilan sa kanya para pagtakpan itong mag-asawang mayor and vice mayor Furigay na to ng Lamitan? So, dito makikita ninyo, no, very broad and deep yung connections ng droga hanggang sa national government. Makita ninyo at maliwanagan kayo at magdasal ninyo ako at sana sa pagbaba ni Pangulong Duterte, mabigyan ng linaw kung ano ang mga nangyayari na ito. Kasi po, nakalimutan ko nga pala, meron pong sulat na nanggaling dito kay, papakita ko sa inyo. Meron pong dokumento na nakuha ko po nanggaling kay General Marnie Marcos. Okay, so nakalagay po sa dokumento na to na on June na ang PNP DIG ay hindi po sila nag-i-issue ng drug clearance. Wala po silang obligasyon na mag-issue ng drug clearance. So yun pong drug clearance na pinakita ng mag-asawang Furigay ay gawa-gawa lamang ng mga tiwaling opisyal. Itong si Police Colonel Crisel Cainong, lalaki po ito na ngayon ay nasa CIDG sa Crame. Nakakalungkot na walang investigasyong nangyari dito tungkol dito sa pag-i-issue ng drug clearance sa mga drug lords na to, no? So yan po yung sinasabi ko sa inyo, may mga high-ranking officials po dyan na pinagtatakpan ang kalokohan ng mag-asawang Furigay na to at itong mga si Police Crisel Cainong na nag-i-issue ng drug clearance sa mga drug lords sa Mindanao. Sila po ay mga Liberal Party, oh, mga partido po ito ni Lenny Robredo. Mike, magmula nung pumasok. Sorry ha. Oh. Okay lang ha, naririnig ka namin. Ano? Sige brother, kung ano na ha, magpapaalam na tayo. Oh. I will. Oh. Okay, well, first off, maraming salamat for guesting me ha. At baka nawala yung highly politicized program mo at naging comedy show tayo ngayong gabi. But alam niyo naman, alam naman 'to ni Brother Mike, basta ako I can pwede naman tayong mag-usap ng ganyan about politics, about everything, but I just opt to always lagi kong mas gusto kasi magaan. Pag seryoso, okay lang din. Pero
Maigi naman yung every now and then, katulad ng ganito, pinag-uusapan natin yung mga tungkol sa buhay, tungkol sa politika. Kung ikagaganda naman, eh, dapat naman tayo magseryoso, hindi naman tayo laging dapat nagpapatawa. No? Okay. So, mabuhay ka, Mike, brother, boss Mike Cervera, for guesting me. And siguro, one of these days, mag-guest ako ulit dyan. Tapos ikaw naman mag-guest sa akin, pare ko. Magkita tayo, brother. Siyempre naman, no. Siyempre naman. Marami pa tayo. May mga inaayos pa tayo, yung mga dapat nang maayos. Si kaya nga. May inaayos na. Oo. So, ganun na lang, brother, ha? Sa lahat po ng nakikinig at nanonood, maraming salamat. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay sa inyo. Keep safe. God bless you. I love you very big. All the way. Ito po isang si Joshua. Isang move lang daw ni Michael Jackson. Oo. Ganun kahit ba? Kahit 30 seconds lang daw. 30 seconds. Naku, 30 seconds. Wala na to. 15 seconds na lang yung baterya ko eh. Sige. 5 seconds. Ano ito? 5 seconds. 5 seconds. Ayaw! Pero wala na. Yan, nakikita ka namin. Yun, nawala na. Nalobat. Sorry. Sa susunod na lang. Sa susunod na lang, ha. Thank you, brother. Maraming salamat sa pagpunta. Teka. Yon! Di ba? Mas masaya yung ganito, no? Yung bang tawa-tawa na lang tayo. At mag-interview ng mga artista at kung sino-sino pa dyan, ano? Parang mas okay ngayon. Eto na. Anyway, mga boss. Eto na nga. Yung issue dyan. Dito sa issue. Eto naman yung nasabi ni Madam Maharlika na tinutukoy naman ni ni Brother Jojo, ha? Okay. Eto, sayang. Hindi umabot. Oo. Sasayaw na eh. Tuloy. Dito sa incident na malungkot, okay, bilang isang nakikipaglaban sa katotohanan, nalungkot po ako dahil dumating sa punto na kailangan ilagay ni Doc Yumol ang batas sa kanyang mga kamay. Okay, na sinasabi natin. Ipinagmamalaki ko pa rin po siyang kaibigan sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Maiksi lang to kasi I don't really feel good. Puntahan nyo na lang po yung Facebook page ko. Naging kaibigan ko po si Doc Yumol dahil siya po ay lumapit sa akin. Dahil wala pong tumutulong sa kanya sa gobyerno nung panahon ni Pangulong Duterte. Lumapit siya sa PECC kay Greco Bellica. Okay. Hindi ko i-discuss yung pinaka-detalye kasi binanggit na ni Doc po yan eh sa kanyang vlogs. Kung gusto nyo ng detalye, puntahan nyo na lang po yung Facebook page ko na Maharlika. Actually, hindi pa po ako nakakatulog dahil alas 6 na dito ng umaga sa Amerika. I'm here in the States. Pero I have to say something. Malungkot kasi hindi na na-control ni Doc. Sa totoo lang po, dapat magkikita kami nung nasa Pilipinas pa ako. Hindi lang nagkasundo yung schedule namin. Si Doc ay mabait na tao. Hindi ko kinukondone o inaano yung mali niya na gawa. Pero sa pangyayari po sa naging buhay ni Doc, dahil constant yung communication namin, hopeless na po yung aking kaibigan. Natutulungan namin siya bilang kaibigan, pero hindi naman yun enough yung tulong namin. Ang hinihingi ni Doc, hustisya. Sa totoo lang, ang binuwis niya yung kanyang dignidad, karangalan at pangarap. Siya ay matalinong doktor. Yun! No, narinig nyo, no, mga boss, no? Yung bang parang, tulad na sinabi ni Jojo kanina, di ba? Na talagang nawala na ng pag-asa yung doktor. Kaya nagawa niya na lahat yung. Pero alam nyo, mga boss, hindi pa rin yun excuse, ha? Hindi pa rin excuse para kumitil po tayo ng buhay. Maaring wala na siyang makitang paraan para magkaroon ng hustisya kung ano man yung kanyang dinanas at para na rin sa kanyang mga kababayan at para naman umingay
para malaman ng san bayan ng Pilipino, para malaman ng buong mundo, ayun na nga nangyari. At ngayon ay mainit na pinag-uusapan ngayon yan, sapagkat nga sino ba talaga? Sino ba talaga ang totoo? Yung iba, mga nagsasabi, kriminal dahil nga kumitil ng buhay, totoo. At yung iba naman, ha, mas marami ang nagsasabi na mabait ang doktor. O kahit man ano, kahit man si Jojo ay sinabi na nga rin na sayang dahil napakabait na tao, matulungin. Pero ganun na nangyari. O, ganun din naman si Maharlika. O, yan, minsan alam nyo mga boss, ang minsan hindi natin maalis, nasisihin. Alam nyo kung ano, yung ating mga kinauukulan na dapat na sila yung tumulong, na dapat sila yung mag-assista. No? Sa mga tao na may mga impormasyon patungkol dyan sa mga ano, no? Andali, eto na, bumalik. Wait, wala tayo, prosesyo na. Ayan, oh, andali, andali. Eto na, bumalik. Bumipad na ako, sandali. Yun, oh, yan na, yan na. Oh. Ha? Ayos. Palit lang ako, punta ako sa aking workstation. Yun, eh, mukhang tatagal tayo niyo. Baka maging 1 hour yung sayo mo lang, yan. Ito lang, isa lang, ha? Yan lang, ito lang bibigyan natin. Ito lang, may importante dyan, yan, yan. Ito lang. Yun. Yun na yun. Okay na. Sige. Ay, nako. Oo, brother. Pwede ba yun? Oo, maraming salamat sa'yo. At tayo'y mag-e-end na rin naman sa ilang sandali na lang. Tuwan-tuwa yung ating mga manonood. Sige. At nakita ka at napanood ka nila, no? Maraming salamat, brother, sa pagpapaunlak, ha? Oh, napasaya mo kaming lahat. Thank you, no problem. Eh, kaya wala. Alam mo, kanina pa, pasayaw na ako eh. Pag alis kong ganun, biglang, uy, nawala. Yeah. Ah, di ba, brother? Thank you. Okay, bye-bye. See you. Ha? See you. Okay, magandang buhay to everyone, ha? Mag-ibig tayo ulit. Ay, brother. Bye-bye. See you. Yon! Ay, sa susunod na lang, Boss Selmar, ano? Sa susunod na lang, ipasayawin natin ng ano, ng matindi. At yun na nga mga boss, no? Hindi na natin isa-isayin. Na minsan, sabi ko nga, ang hindi natin maalis sa mga iba nating mga kababayan na masisi ang ating mga kinaukulan kung kanila sana na pinagtuunan ng pansin yung problema. Yung mga expose ni Doc Yumol, maaaring nailigtas pa natin yung tatlong buhay at maaaring nailigtas pa natin yung karangalan, yung kinabukasan at yung dignidad ni attorney ano yan, ni Doc Yumol. Ay nako, alam nyo mga ang buhay talaga ng tao hindi nyo masasabi, ano? Oo, hindi nyo masasabi. Bakit? Oh, parang kailan lang, nasa labas siya, nakikisalamuha, kumukod na sa kanyang social media, at ngayon, nandun na sa kulungan. At sana hindi nyo naman makalimutan. No, yung mga, sa mga taong natulungan, sa mga taong nakasama ni Dr. Yumol, at sa taong totoong mga nakakakilala sa kanya, ay sila lang ang magpapatotoo at bubuhay kung ano yung nagawa ni Dr. Yumol. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa. Oh, dali, ba't nawala? Oh. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Di natapakan ng buong pagkatao.
ako. Mananahimik ka na lang ba't di lalaban? Huwag kang matakot, kayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay nililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo pokpok kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Kilayay na sarurok pa pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako ng bakit. Kaya di pa rin nasusolusyonan mga problema ang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba wala ngang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nila makunang bigla-bigla. Mga mapangmanipula, kundi mo maaapila. Ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya rin magdadagdag sa pinupuwat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpauto. Maging matapos sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagit kahit mataas ang alon. Isama mo ako at nakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera. Sa kanila ay natutunang maayos. Kaya't kailan man di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang